So, good afternoon po. Magandang afternoon. So, ako po si Raymond, isa po ako HIV counselor and peer educator din po. Ako po ay from Clinica Bernardo and Auntie ako ng Quezon City Health Department. So, sa tingin niyo po, bakit po ba tayo nandito ngayon? Seminar. Ano yung expectation niyo na makukuha niyo dito sa seminar na to? Para maiwasan yung HIV. Para maiwasan ang HIV. Ano pa po? Para ma-educate o magkaroon ng awareness regarding HIV. Tama po ba? So, yun po. As per City Ordinance 380, Series of 1995, na ang lahat na nagnanais magtrabaho sa ilalim ng Quezon City ay dapat dumaan ng seminar na ganito. So, lahat po tayo ay walang exemption po dito kumbaga. Kahit po kaming mga government employee ay dapat dumaan din po ng seminar. Okay po. So, dito nga po ay bibigyan namin kayo ng knowledge regarding HIV and AIDS po. So, sino po ba dito ang nakakaalam ng definition ng HIV? Ano ba ang HIV? Sige po. Ano nga po ang HIV? Virus. So yun na lang, mahirap kasi yung I. So human lung virus. Dito. Sabi mo po, ano ibig sabihin sa HIV? Inspection. Walang idea po? So, by the way, pwede po kayong mag-hide down na kasi mamaya may oral exam po tayo. Kasi pwede hindi namin mapirmahan yung inyong health certificate. So, pwede balik na lang po kayo sa susunod na seminar. Okay po, so ano po may ibig sabihin ng HIV dito? Sa English po. Idea man. HIV. Sulat mo sa cellphone. Idea. Pero sulat ka. Okay, sige. So, HIV. Human Immunodeficiency Virus. Alright. Sulat mo. So, HIV, basically, siya ay isang uri ng virus na kung saan ang target po niya is yung ating immune system. Alright po. So, ano naman po ibig sabihin ng AIDS sa tingin niyo po? AIDS po. Autoimmune disease. Yes, ma'am. Autoimmune. Yes, ma'am. Hindi ako AIDS. Yes, sir. Dito po. AIDS po. Ano ibig sabihin ng AIDS? Sige, mga student na natin. So, AIDS syndrome. Dito po, any idea po? Acquired immune deficiency syndrome. Alright. So, pag sinabi namang AIDS, ito nga ay acquired immunodeficiency syndrome. So, pag sinabi acquired, ito ay nakukuha. Hindi po siya hereditary or namamana. And pag sinabi namang syndrome, ito po ay group of infections na pwede niyang nakuha since mababa na po yung kanyang immune system, wala na po kakayahang lumabas dun sa mga infections po. Like dun, tuberculosis, TB, pneumonia, or even cancer po. So yun po. So pwede po natin masabi na yung taong may HIV ay pwedeng nasa AIDS condition siya kapag wala nang kakayahan ng lumaban. So, sobrang weak na ng kanyang immune system. But it doesn't necessarily mean na lahat ng persons living with HIV ay automatic ng AIDS or nasa AIDS condition na tinatawag. Since pwede naman po itong maagapan, i-enroll sa treatment, maggamutan. Alright po? So, paano po ba natin masasabi na ang isang tao ay merong HIV? Or yung human immunodeficiency virus? So by the way, pag sinabing HIV, so itong virus na to ay may ta-transmit natin from a person to another person lang. Does that make sense po ba? So sana wala nang mag-iisip na itong virus na to ay baka makuha natin sa kagat ng lamok or even dun sa mga kinakain po natin. Okay po? So, yun nga, paano natin masasabi na ang isang tao ay meron palang HIV?
sa tingin niyo po, blood issues, true blood testing or screening. Alright, so yun. Gusto niyo po ba makakita na parang may HIV pala? Ha? Gusto niyo po makakita? Sige. So tingnan niyo po yung katabi niyo. Naku! Alright, bakit ko nasabi? Kasi ganito. Si HIV po ay asymptomatic. Or ibig sabihin, wala kayong makikita ng any signs or symptoms dun sa taong posibleng meron palang HIV. So tama nga po si Sir, malalaman lang natin kung ang isang tao ay nag-positive sa HIV through screening po. Yun lang po yung way para malaman kung positive sa virus. Ano po? So pag sinabi naman AIDS, ito na po yung symptomatic or dito na po lahat lalabas yung signs and symptoms. Pwedeng, yun nga po, maglinis yung pagpayat niya, on and off yung fever niya, pwedeng nagkaka-diarrhea siya. So lahat, doon na po lumalabas, pwedeng magkaroon na siya ng mga rashes sa katawan. Alright po? So clear po tayo dito? Alright po. So kay HIV po, meron tayong tinatawag na 3 modes of transmission or pamamaraan kung paano may papasa yung virus or paano natin makukuha yung virus. So, tatlo lang yung pamamaraan natin. Any idea po kung paano? Sex. Through sex. Ano pa po? Blood transfusion. Ay, ko na. Baka tinitigan pala kita mo, pwede na kitang mahawakan. Tama po ba? Sige, ma'am. Ano pa po? Blood transfusion. Yung salin ng dugo na ipapasa sa tatlo. Pregnancy. Alright, sige. So, tatandaan nyo po yung tatlo, ha? Tatlo lang. Una nga po ay through infected blood. So, let's say for example, kayo po ay nasalingan ng dugo na hindi na test or na-screen sa HIV, eh, pwedeng doon may ipasa sa inyo yung virus. Clear po doon. Pangalawa po ay through unprotected penetrative sex. By the way, kayo po ay minor po ba kayo? Minor pa rin po ba? Ilan taon na? 18 and above na ba? So dito sa unprotected penetrative sex, kasama na dito yung oral sex, anal sex po, and vaginal sex. So, kayo po ba ay mga may experience na pagdating sa sex? Ay, nawa ka na. Patingin ako dito kasi medyo sweet sila daw. Kayo po ba yung nagsesex? Siyempre. So, meron po ba dito hindi pa nakaka-try? Hindi pa nagsesex? Joseph. Ano ba si Joseph? Joseph, tanong ba yan? Joseph, tanong ba So, sa pinto naman lahat tayo ay nakikipag-sex or may experience na. So, ibig lang sabihin doon, hindi tayo exempted sa na makakuha ng virus since lahat tayo nakikipag-sex. Alright po? And yung pangatlo nga po ay through mother-to-child transmission. So, for example po, si mother ay hindi niya alam na siya pala ay nagkaroon ng HIV. So pag nag-give birth po siya, automatic may papasa po niya dun sa bata ng virus. So dapat po, at least yung mga pregnant women natin ay mag-undergo rin po ng screening para sa HIV. Okay po? May question po? Dun sa 3 modes of transmission. Malino naman po? So ito nga po yun. Through blood, mother to child transmission, and sexual transmission. Sa sex. So, malinaw naman po. Sa naibang ako. Pag naitanong po, huwag kayong kanyang magtanong. So now, meron naman tayong 4 body fluids na kung saan pwede mataas yung concentration ni HIV. Baka ito yung magamit para may transmission na yung virus. Sa naibang. Any idea po kung ano yung mga body fluids na po? Sa naibang. Body fluids. Ano nga ba? Ay! Pawis? Pawis? Sipon? Dito po. Sperm? Ayun na nga yun, di ba?
Alright. So, tanda niyo po yung apat lang ha. Una nga po ay true blood. Pangalawa, true semen. Or sa Tagalog, ano nga po yung semen? Tamod po sa Tagalog. Pangatlo, vaginal fluid or vaginal discharge. Sa Tagalog ay? Hima po sa Tagalog. And yung pang-apat po ay breast milk. Lima. Or gatas ni mother. So yun lang pong apat na yun. Clear po? So ito nga pong virus na to ay hindi natin may tatransmit gamit ang saliva or laway. Hindi rin po natin siya may papasa gamit ang pawis, luha, sipon. So let's say meron kang ma-encounter na taong HIV ay hindi ka naman niya mahahawakan. Kung let's say halikan mo siya, yakapin mo siya, or even gamitin mo yung mga utensils na ginagamit niya, hindi po kayo mahahawakan dahil doon. Clear po ba yun? Pero may nagsasabi, ano daw, pwede pa rin through oral sex or through kissing, but kailangan mo makapag-produce at least 6 to 7 gallons of saliva sa isang halikan po. Kaya ba sir? Mahirap po ano. So, for sure hindi ka dun sa virus mamamatay. Sa laway niya. Kasi baka panis na yun. Alright. So, yun ha. Clear po tayo dun na hindi may papasa yung virus gamit ang laway. Clear po. May tanong po. So, yun nga po. Through vaginal discharge, through breast milk, semen, and blood. So, yun lang po yung apat. Anong tawag mo sa tubo? Okay po. Ito mong tubo ipin. So now, meron po tayong principle naman na dapat i-consider para masabing matagumpay or successful na na-transmit yung virus dun sa isang tao. Yung sa amin po, yung term namin ay ESE kung tawagin, or ESSNE. So yung first E ay exit, then survive, sufficient, entry. ESE, in short. So let's say for example, ako po yung HIV positive, so dapat yung virus ay lalabas sa akin. Okay? Then dapat itong virus na to ay buhay. So dapat din meron siyang sapat na amount. And then yung last po ay may entry or may entry point, may papasukan. Kasi let's say, meron man akong dugong positive ng HIV, eh wala naman siyang pinasukan, hindi po siya successful, hindi matagumpay na nai-transmit sa kanya yung virus. Kasi itong virus nga po na ito, madali itong mamatay once ma-expose sa hangin, mahaluan ng acid, mag-moist, mainitan po. Okay po? So itong principle po na ito, pwede natin i-apply dun sa mga person who injected drugs. May nagda-drugs? Wala naman. Alright. Kasi nangyayari dun sa mga person who injected drugs, ang nangyayari, para makatipid sila, gumagamit lang sila ng isang syringe lang po. Naghihiraman lang sila. Nagpapasa-pasa lang sila ng drugs. So, ang nangyayari, let's say for example, positive na yung unang dumamit, dun kasi sa syringe, hindi po yung nahanginan, hindi siya na-expose sa hangin. So, for sure, buhay po yung virus na nasa loob. Then, ginamit ng pangalawa. So, nailipat dun sa pangalawa and dun sa pangatlo. Kaya, dun po, dumadami yung kaso na nagpa-positive sa HIV din po sa paggamit ng drugs. Okay po? Clear po? Alright, sige po. So, now, alam na natin kung anong ibig sabihin ng HIV, ang AIDS, modes of transmission, yung body fluids. Bibigyan ko naman kayo ng ways on how to prevent para hindi kayo matransmitan ng virus. Actually, lima lang yan, yung limang pamamaraan. May idea po kayo kung paano tayo makakaiwas. Gumamit ng condom. Using condom while sex. While having sex. Ano? Ano pa po? Abstinence. Kasi yung pagkakaiwas. Kasi yung pagkakaiwas. Exit, survive, sufficient. Exit, survive, sufficient, entry.
tayo makakaiwas? Ay, ano? Iwas ko mag chicks? Stick ko na. Ano mo, stick to one. Stick to one. So, lima lang yan. Yung five ways on how to prevent. So, ano lang yan? B, B, C, D, and E. So, letter A. Handa nyo po letter A. So, abstinence po. Abstinence, tama. Or kung hanggat kaya, iwas po muna. Huwag muna makipag-sex. Abstinence. Kaya po ba? Kaya? Talagay ko pati na nung... Kaya naman po. Kaya naman. 4 years na. 4 years, nabiis mo na wala mo na. Wala na lang asawa eh. Wala na lang asawa. Ano na lang po ginagawa? Ah, siyempre, panglalaki. Paglalaki. Pag dumating yung libog ng katawan. Oh, siyempre. Gano'n na yung gawin. Maria. Okay, kami na lang. Kasi hindi mo kayang practice. Hanggat kaya, iwas muna. Tigilan yung sarili. Hindi naman gano'n ka-importante. May kamay naman po. Mariyang palad. Mariyang palad. Alright. So, letter B na tayo. Be mutually faithful. Stick to one. Alright. So, gawin natin example sila. Stick so, one. Bakit sinabi dapat ng mutual sa tingin nyo? Mutually faithful, sabi. Diba yung parang faithful? Yes. Definitely. Thank you po. So yun nga, kaya kailangan mutual. Kasi what if nga, yung partner mo, let's say sabihin mo sa sarili mo, alam mo, loyal ka din sa partner mo. Eh what if pala yung partner mo, meron siyang multiple sex partner. Kumukuha pala siya ng mga sex worker. Nag-hire siya. Na hindi alam ng partner niya. So kumbaga, hindi siya safe kung totoo sa'yo. Kasi aside from HIV, pwede rin po niyong makuha is yung mga infections po. STI, STDs. Familiar po kayo sa mga STI, STD? Which is, yung pinaka-common is yung tulong, ha? Gonorrhea or tulong ang tawagin. Nagkatulong na po ba? Dililinaw ko lang naman po. Yung tulong, ha? So, ang difference na kay HIV, si HIV ay walang cure. Aware po tayo? Alright, pero kay STI, may cure naman po. Kumbaga, antibiotic lang siya. Pero the mere fact na siya ay nagkatulo, posible na hindi lang tulong makuha niya. Baka makuha rin niya yung HIV. Kasi nga, nagpa-practice siya ng unprotected sex, for sure. Does that make sense po? So, ito po, example na mga STI. Or gonorrhea nga po. Yung may discharge po. May tulo. May nana. May tulo. Pwedeng lalaki, pwedeng babae, may tulo po. Pwedeng magkatulo sa bibig, sa are, sa kwes. Okay po? Herpes. Ito po yung parang blister, mga butlig-butlig na may tubig-tubig. And syphilis. Mukha po siyang paltos na walang pakiramdam. Kumakalat din po yan. And yun po, yung genital warts. Kulubo. No. So yun, kung makikipag-sex po kayo, check nyo muna. Tingnan lang. Silipin nyo po muna. Dati, silipin mo muna tayo. So, lights on muna tayo. Check nyo kung malinis, kung walang lumalabas. Ano po? Or even pwede nyo siyang amuyin. Totoo po yan. Bakit? Mabaho. Kasi mabaho. Mabaho po ito. So pag may kakaibang amoy, sabihin nyo, ay, teka, wait. Pass muna tayo sa ito. Cancel. May tulo. Gamutin mo muna yung tulo. Alright? Clear po ba? So yan. So, let's say hindi natin maiwasan yung letter A and letter B. Doon tayo sa letter C. Which is, idea po. Yung nabanggit ka kanina, gumamit ng condom. Or correct,
and consistent use of condom. Not just consistent or panagian, dapat po ay may tamang pamamaraan ng paggamit po ng condom. Sino po dito mga nakakagamit na ng condom? Wala? Wala pa nakakagamit ng condom? Katapang. Ano daw? Kaya ayaw gumamit ng condom. Usually, yun talaga yung pinaka-main reason bakit ayaw nilang gumamit ng condom. And also, nahihiyang bumili ng condom, tama ba? Kung hindi niya alam kung saan makakakuha ng condom. Gusto niyo po ba makakita kung paano gamitin yung condom? Kailangan muna isang volunteer. Kasi yung volunteer eh. Anyone po? Saan ka galing ka na? Alright, so sa tingin nyo, ano unang gagawin? Bubuksan. Buksan agad? Excited ka naman? Siguro naka 3 hours lang siya, no? Baka ayaw naman pa-extend pa. Short time. Check. Late lang. So ganito, unang yung gagawin, check nyo muna pa expire. Expiration date yan sa buksan. Okay? Pumuputok lang. So, after nun, huwag niyo po siyang bubuksan gamit bunteng or kakagatin. Kasi pwedeng madamay po yung condom, mapunit. Okay po? So, ano mapapansin niyo kapag binuksan yung condom? Balon, sir. Ha? Balon. Ano daw po? So, pag binuksan natin ito, malaki. Oily. Kasi ano siya, lubricated na po siya. Alright po? So, ang tamang paggamit nito, una, kung mapapansin niya, di ba meron po siyang parang chupon? Di ba? So, press niyo po yun, make sure na walang hangin. I-roll po, then bago niyo po siya i-twist pala, bago niyo i-roll pa baba. So, ito na po yung example po siya. Meron naman pala eh. Kasi iba na i-gay. Ano ba 'yan? 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 Make sure nagsagad po siya hanggang doon sa pinakapuno. Sir, dumudulo. Bakit siya sa kapipan? Dumudulo na. Ako kasi Jukay. Maluwad. Ay, sagad mo na hanggang dito. Sa puno. Kalso. Open mo na pati yung ano. So dito, dapat nasunahan nyo nga siya ng ano, water-based lubricant. Huwag po tayong gagamit ng oil-based. Like yung oil nga po, or... Lalong-lalo na yung matikang pinagamitan na, no? Pag-load nyo po yung gagamitin, or even yung mga conditioner, shampoo, lotion. Huwag po yan. Dapat yung water-based lubricant po. Or kung walang-wala na talaga, walang available na lubricant, yung laway nyo na lang po gamitin. Toothpaste? Bumubula-bula pa yung sila. Alright. So, okay na tayo sa letter C. Doon tayo sa letter D. Don't use drugs. Or drink heavy alcohol po. Bago makipag-sex. Kasi ganito, alam naman natin, kapag under influence tayo ng drugs, hindi na natin alam yung nangyayari. So let's say, makikipag-sex ka, available ng condom, nakalimutan mo nang gamitin yung condom, tama? So nakalimutan mo na yung natutunan natin dito. Tama po ba? Alright. So yung next po yung letter E ay education nga po and awareness nga po, which is ano yung ginagawa natin ngayon. Tulad po nung campaign ng ating mahal na Mayor Joy Belmonte, dapat by 2030 po ay wala nang madadiagnose na nag-positive sa HIV dito sa loob ng Quezon City. So
So kaya sana spread niyo po yung knowledge niyo na nakuha niyo ngayon sa mga family members po natin, friends po natin. Okay po? Alright. May question po? Wala po? So ready na kayo sa exam? Wala ang question? Yes ma'am? Alright. Thank you so much po ma'am. So, by the way, ako nga po ay from Clinica Bernardo. So, yung clinic po namin na matatagpuan niyo po sa tapat ng Q-Mart along EDSA, sa likod ng Ramon Magsaysay High School. And also, meron din po sa Project 7, Social Hygiene, Clinica Navaliches, and Batasan, Social Hygiene. So, kung sino man po yung interesado, free naman po siya and confidential po. Okay po? Any question po? Wala na. Alright. So, yun lamang po and thank you so much po sa pakikinig. Kaya pinala po yung health certificate. Dala doon ang bullpen. Meron ako. Kung ako po ko sa inyo na special na permit, na yung permit, at Halloween permit, meron wala po. Patingin po, yung kukuha. Madami pa kayo. Isa lang po yun na working permit, mayor permit, occupational permit, isa lang po yun, kukunin pa ba naman. Kukunin niyo po yun sa Civic Building A, sa Takapo ng Miscellaneous, kung saan po kayo nabayo ng UP. Dali niyo po yung multibo na pinabayaran dito sa HIV, sendo na MPA or police, halid man sa dalawa, basta yung tatawin na rin niya sa Civic Building A. Meron din, pakinig po kayo sa report, kayo tatawagin, sa ito, pakinig kayo sa akin. Ito po, umuna yung bibigay po, yung claim stamp niyo, balik kayo sa laboratory, kunin niyo yung report. Pag nakuha niyo po, balik kayo dito sa record para na-claim yung certificate niyo. Pag tinawag po kayo, recognize at central, magdala ng ballpen, mag-knockout sa labo, dito kayo lalabas. Central, best take po doon, doon po ang releasing. Hindi po dito sa loob, ha? Malinaw po. Okay, pakinig po mabuti para mabilis tayo. Record kayo sa likod po. R13, R5, bakit? Tayo lang po, C12, C11, C9, 16, C15, 17. Tayo po,
24, in 25, in 26, in 30, excuse me, 24. 24. I'm boss recording them. 25. 25. 25. Anina, masarap video. Ito yung sa may pila. Tema pangalan. Tama? C29, C30, C4, C17, C21, C29, C4, C17. Pasa. Samson na. 21. Sama bulpin. Oo. Oh. Dinala niya bulpin. Bulpin. Asa na yun? Number one, sir. 17. Oh, mangiram ka. C18, C22, C19, C23, C27. May pulpika? May pulpika? Balik mo sa akin ha. 22, 19, 19. May pulpika ko this one. Tapos na ba sila? Dito yung perexit. Kalabasa. Bullpen ko. Right here. Ay, si manager. Anong gagawin na naman? Punta tayo doon hindi, sa... Naman? Hindi, yung resulta. Di ba alas 4, usapan natin yung laway. Puntahan natin. Tapos babalik tayo dito, kukunin natin yung certificate. Let's go. Yung pangalan mo.